nagsisimula sa tuloy-tuloy na operasyon ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kontra sa mga kolorum na school service. Isa na nga po ang nasampulan sa Mandaluyong. Jay? Rafi, sa pagpapatuloy nga ng inspeksyon ng mga school service ng LTO at LTFRB, isang hinihinalang kolorum school service ang nahuli nila dito sa Mandaluyong City. Isang bagong-bagong school bus na wala pang plaka ang pinara ng mga taga-LTO sa kahabaan ng P. Martinez Street, Barangay Daan, Bacal, Mandaluyong City. Hiningan nila ito ng papeles. Sa unang tingin ay okay naman ito. Ngunit nang usisain na ito ng mga otoridad, napansing sa isang Toyota na sasakyan at hindi sa Golden Dragon na sasakyan ang pinapakitang papeles ng school bus. Toyota to eh. Ang sasakyan mo Toyota. Ganito sasakyan, Golden Dragon. Pinahanap muli sa driver ang papeles, baka sakaling naroon lamang, ngunit wala na itong napakita. Yun lang yun dito eh. Pero aware kayo na iba pala yung papeles na dala-dala niyo? Hindi ko alam na iba yun. Chinek din ng LTFRB ang kaukulang papeles. Nakita nilang meron niyang ganong sasakyang nakarehistro sa kanila, ngunit hindi ang school service na pinara. Dumating din ang may-ari o operator ng school service. Sinumukan nilang makiusap, ngunit di sila pinagbigyan. Explanation ng may-ari na si Dominador Costales Jr., 33 years na raw na operator ng school bus. Kabibili lamang daw nila ng service nitong Sabado kung saan ang offer daw ng dealer ay package deal na ang pag-aayos ng papeles bilang school bus, kaya paglabas pa lamang ng dealer ay nakapinturang pang school service na ang sasakyan. Nag-avail kami ng sasakyan dahil ang utos ng LTFRB, talagang kumuha kami ng sasakyan na bago sa mga sasakyan luma na namin, so ipinalit po namin yung bago. So talagang biski hirap kaming talagang magastos, sumunod kami. Hindi ko utusan din sila sa ganyan. Paano nga, dapat bigyan naman nila ng pagkakataon. Ayon sa LTFRB enforcer na si Alvin Cordova, ngayon niya lamang daw na-encounter ang ganoong kasunduan kung saan ang mismong dealer na ang magproproseso ng papeles ng biniling sakyang naka-school service na pintura na rin. Kaya payo niya sa mga mag-a-avail ng ganitong serbisyo. Dapat po, wala munang ano, kahit na application man lang, kung okay po galing sa LTFRB, may kapartner naman po tayo dito LTFRB na maipakita nila para magkaroon ng comparison kung tama po sa computer nila. Siguro kung merong may nag-aayos para sa kanila, kahit papaano meron silang mga kopya ng mga papeles na mga sasakyan na inaayos at yung mismong papeles na manggagaling sa LTFRB. So dapat dala nila mismo. Sakaling mapatunayan na kolorum ang nasabing school service na may 200,000 peso ang penalty, dalawa pang violation ang kinaharap ng school service, pagbiyahe ng walang dalang kaukulang papeles at ang hindi pagsuot ng uniforme ng driver at busboy. Pinahatid na lang muna sa ibang sasakyan ng estudyanteng sakay ng mahuli ang school service, maging ang mga susunduin pa nito at ihahatid. Samantala, bukod sa nahuling school service ay winarning ng motoridad ang mga motorcycle riders na naghahatid ng mga bata edad 12 pababa na bawal nang iangkas sa motor ang mga ito. Tuloy-tuloy din ang gagawing inspeksyon sa mga school service ng LTO at LTFRB upang masiguro naman ang katasan ng mga sakay na estudyante nito. Rafi? Maraming salamat, Jay Sabale.